Hey guys, mag-start na tayo. Ang ating meal ngayon or ating ulam ngayon ay tortang malunggay. So, simple lang dito. Kailangan natin ay malunggay lang, dalawang itlog, at bawang, at asin. Yung bawang, optional to, ginagamit lang itong bawang para sa mga high blood. Yan, ilalagyan natin ang bawang at saka mas malasa kung merong bawang talaga. Pero pwede rin wala. At meron tayong paminta, ilalagyan din natin para lalong umanghang ng konti, mas masarap. Okay? So, first step, gagawin natin ay tanggalin natin sa mga tangkay itong malunggay, leaves. Yan, dali lang magtanggal yan, pero be sure na hinuhugasan nyo bago nyo tanggalin ang mga dahon. Kasi mas madaling maghugas kaysa yung nakakalas na sa mga tangkay niya. So, huwag natin isama yung tangkay dahil matitigas yung mga tangkay. Yan. So, nasa sa inyo yan kung gano'ng karaming malunggay ang ating ilalagay sa ating tortang malunggay. Kasi ginagawa natin to lalo-lalo na sa mga bata. Kasi madalas yung mga bata natin ay ayaw kumain ng gulay. Kaya tayo ay gumagawa ng paraan para makakain sila ng gulay. Yan. So, na tanggalan natin sa ating mga tangkay, sa ating tangkay. Yan. So, meron na tayong mga dahon dito ng malunggay. So, yan lang gagamitin natin, hindi kasama ang mga tangkay. So, next step, gagawin natin yung itlog. Okay? Yung itlog ay scrambled natin. So, pwede na rin ilagay ang itlog dyan, kahit hindi na ilagay sa separate na bowl, diretso na. Yan. Isa pa. Ngayon, kung tatansyahin nyo yan, kung kulang, pwede kayo magdagdag ng isa pa. Pero kung alam nyo yung tama na, pwede nang halu-haluin lang yan. 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 Pag inahalu-halong ganyan, okay na yan. Lagyan ng asin, okay na. Pero sa gagawin natin ngayon, lalagyan natin siya ng konting flavor. Lalagyan natin ng konting paminta. At sabi nga, bawang. Yan. Para mas masarap. Sabi nga ay garlic malunggay tortang malunggay. Yan, asin, konti. Tatantahin nyo lang kung gano'ng kaalat ang gusto nyo. Pero mas maganda, hindi maalat para hindi tayo magkasakit. Yan, lagyan ng bawang. Yan, yung bawang, depende yan sa gusto nyo kung marami o kung konti. Yan, lagyan natin ng mas maraming bawang para lalong mas masarap pag piniprito. Yan, ganyan lang yung mixture ng tortang malunggay. Pagkatapos yan, ipiprito na natin sa kawali. Yan, haluin natin mabuti para magsama-sama yung mga malunggay leaves. Yan, halo lang ng halo, halo ng halo. Yan. Hanggang umokay na siya. Okay? So, pupunta na tayo sa pagpiprito. So, ipiprito na natin itong tortang malunggay leaves. Okay? So, pupunta tayo sa kusina. So, ayan guys, narito na tayo sa ating stove. So, maglagay lang tayo ng mantika. Kung masyadong marami, hindi kailangan lumulutang yung ating tortang malunggay leaves. So, painitin muna natin ng konti yung ating mantika. So, para malaman natin kung mainit na yung mantika, medyo magbasa kayo ng kamay, tapos sprinkle nyo sa mantika. Pag hindi nagputok-putok yan, sabihin mainit na yung ating kawali. Painitin natin ng konti pa para mabilis maluto ang ating tortang malunggay. So, try lang natin kung okay na siya. Tignan natin ng konti. So, okay na. Naluluto na. So, pwede na tayo mag-start ng ating tortang malunggay. Lagyan natin, ibuhos lang natin. Pero kung marami ang ginawa natin, pwede natin siyang bilog-bilogin. So, nasa sa inyo pong diskarte yan kung gano'ng kalaki ang gusto nating tortang malunggay. Pero sa atin, ginawa natin ngayon, isang buhusan lang para mas mabilis natin maluto. Nantintay lang natin maluto ng konti. Yan, konting ano lang. Luto-luto yan. Alam itong malunggay na to, napakasustansya nito. Sabi nga ng mga eksperto, ang malunggay ay kompleto sa bitamina. So kung kayo ay nagkukulang ng bitamina, kain-kain kayo ng malunggay para masuportahan. At ang malunggay ay ginagamit din niya sa mga taong buntis. Dahil sabi ng mga matatanda,
pag daw kumain ng malunggay ay magaganda ang magiging maganda ang gatas ng ina. So ito, maliit ang ating kawali, malamang hindi natin mabubuo yung pitakabilog nito. Maaaring masira. Kaya minsan ginagawa natin pinipiraso-piraso natin o maliliit na bilog lang ang ginagawa natin. Pero itong ginawa natin na to, hindi naman natin kailangan na maganda. Gawin natin parang omelette lang yan. Nakita nyo, naluluto na yung itlog. So, huwag natin sunugin dahil hindi rin maganda ang sunog sa ating kalusugan. So, antay lang natin kung anong mangyayari. Yan. Yan. Gamit kayo ng mga gamit sa kusina para maayos ang ating gawa. So, hindi na makikita rito ng mga bata itong malunggay. Makakain na nila sila ng malunggay leaves na tamang-tama sa kanilang kalusugan. Antayin natin ng konti at malapit ng maluto. At ako'y excited na para makain ko na itong tortang malunggay. Nangangamoy, ang sarap-sarap. Parang sarap kainin. Parang gustong-gusto ko ng kainin kahit nasa kawali pa. Antayin lang natin. Kasi dito hindi pa masyadong ma-brown. Babrownin pa natin yan para lalong masarap. Babalita rin pa natin. Para pantay. Yan. Tingnan mo. Ang ganda na itsura. Diba? Ang ganda na itsura ng ating tortang malunggay. So, konting panahon na lang at maluluto na ating tortang malunggay. Yan. Excited na ating mga kasama rito na kainin ang tortang malunggay. Yan. Pinipisa-pisa pa. Yan. Okay. So, antayin-tayin natin. So, yan. Depende yan sa, ano, sa kawali. So, para mawala yung mantika, paglago natin isalin, maglagay tayo ng tissue paper or paper towel or kitchen towel para ma-absorb ng kitchen towel yung ating mga nilagay na mantika. Kasi yung mantika, masama rin sa kalusugan eh. So, ito yung ating finished product. So, ganyan lang kasimple. So, pwede na natin kainin to. Pwede natin kainin to kasama ang kanin o kaya ay ipalaman natin sa tinapay. Yan. So, pwede tayong magpalaman sa tinapay. Yan, gamit ang ating tortang malunggay. So, ayan guys, nakita nyo? Kasimple-simple ng ating ginawa, tortang malunggay. Isang pagkain masustansya para sa lahat ng kapamilya. Hanggang sa muli, bye-bye!